Hello po. Hello tatay, good afternoon po. So, nandito na po tayo ngayon sa location natin kung nasaan si tatay. Ay, tayo, ako po tayo, naalala niyo po ba ako yung picture po sa inyo dati? Saan? Sa Plaza. Apo, dun po sa may Kiko. So, tatay, pwede po ba kayo namin ma-interview? Kasi po sir, tatay, may nakapag... At yung pinost ko po ay sa FB, then may nag-message po sa akin. So hello guys, so welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. So guess what, kung saan tayo ngayon guys pupunta. So ngayon guys, pupunta tayo ngayon sa bahay ni tatay. So siguro, nakita nyo naman siguro sa mga friend ko sa Facebook. So nakita nyo siguro yung last month na pinost ko about kay tatay. So sa mga hindi nakakaalam kung sino si tatay, so siya po yung pinost ko na PWD na nagtitinda po ng ice candy sa kalsada. So, syempre sa kalsada naman tayo tinitinda, no? So, naka-wheelchair po siya habang nagtitinda po siya ng mga ice candy. Yun po, naisipan ko siyang picturean, then pinost ko. Then, ito na nga, may gusto sa kanyang kumuha. Mabuti naman. Kaya, pupuntahan natin si tatay, hahanapin natin siya kung saan natin nakita noon. So, pupuntahan natin ngayon. So, yan guys, samahan nyo ako, hanapin natin si tatay kasi may nag-message sa akin na taga GMA News Affair. So, siguro isa siya sa mga staff ng yung pera paraan. So, siguro na papanood niya naman siguro yung pera paraan. So, naisipan ni ng GMA News na baka isa daw si tatay sa mga gusto nilang kunin para makuha sa pera paraan. So, yan mga kamao. Yan guys, so samahan nyo kami, hanapin si tatay kung saan siya ngayon. So yan, natupad din yung wish ko na sana may makapansin kay tatay. Kaya hanapin natin yun. Babalitaan ko kayo ulit mamaya guys. So kasama ko ang aking, yan o, nag-iisang girlfriend ko, kasama ko siya ngayon. So ngayon, hihanapin po namin. So maya, babalitaan po namin kayo. 3 hours later. So, nandito na tayo ngayon sa bahay ni tatay. Dito siya ngayon. So, ayan. So, tatay natin dito kung nandito si tatay. So, tara. Samahan niyo ako ba? So, bali, ako po kasi ma'am yung nag-post sa kanya dati sa Facebook ko. Bali, may nakapansin po sa kanya, taga-genius ko. Kaya, opo. Okay. Ma'am, salamat niya. So, kakalis lang daw ngayon ni tatay. So, pupunta natin ngayon sa tatay. Kasi ginawa din niya ng welcome back guys. So ngayon nandito tayo ngayon sa P7. So nakikita na natin si tatay. So nandito si tatay. Nakikita niyo siya naka-wheelchair. So yan, lalapitan natin si tatay kasi interviewin natin siya. So kukunin lang natin yung kanyang mga personal information kasi napag-ibusan tayo. So yan, nakikita niyo si tatay nandito siya. So ngayon lalapitan natin. So medyo malayo-layo yung nilakad namin kasi basta. So masaya ako ngayon kasi nakita ko si tatay nandito na siya. At least makakausap na siya natin doon. So tara, lapitan natin si tatay. Sandali. Good afternoon po. So, nandito na po tayo ngayon sa location natin kung nasaan si tatay. Ay, tayo, ako po tayo, naalala niyo po ba ako yung picture po sa inyo dati? Sa Plaza. Apo, dun po sa may Kiko. So, tatay, pwede po ba kayo namin ma-interview? Kasi po sir, tatay, may nakapag... At yung pinost ko po ay sa FB, then may nag-message po sa akin. So, nag-interview po siya. So, gusto niya lang po kayong makausap, ma-interview. Kasi baka daw isa po kayo sa makuha nilang maglata pera paraan. So yun po yung show nila na kung saan maglalaro yung mga hanap buhay na kahit video po yun, kumakain po sila. Okay lang po ba tatay?
So medyo natagal kami paghahanap, pumunta kami sa Facebook, sa Tala, SBB. Kaya nga po may nakapagsabi sa SBB. Maligaling na po kami sa bahay nyo. Eh sabi nila, dito daw sa 7C kumukuha ng ano, kaya po, pinatang po naman dito. Wait, kasi bago bali tatawagan ko po yung tagay ni may news na siya para pakausapin yung tayo. Sige po, pwede naman si sir para kapakita natin. So ito po yung mga tinitinda ni tatay. So yan. Yan po siya. Anong tawag dito tatay? Bukasalad. Ah, bukasalad po. Magkano po dito tatay benta nyo? 10 isa. 10 isa po nito. Ang isa po nito ay 10 isa. Ayan. 10 isa po ito. So yan, nag-alcohol naman po ako kanina. Ayan. Ito po yung tinitinda ni tatay. So sa mga nakakilala kay tatay, dumili po kayo kay tatay para mabilis maubos yung paninda niya. Ayan, takpan lang natin tatay, baka matuloy. Tatawagan ko lang po ulit. Sobrang humahanga ako sa kadakilaan ni tatay dahil sa kanyang kalagayan na kukuha niya pang maghanap buhay. Siguro kung ganito tayong lahat ng mga Pilipino, so hindi tayo maghihirap, hindi tayo makakaranas ng anumang kagutuman. So hangang-hanga ako sa kasipagan ni tatay na kahit siya ay may kapansanan, hindi siya tumitigil sa paghanap buhay, sa pagtitinda, hindi naging hadlang sa kanya ang kanyang kapansanan para hindi siya makatulong sa kanyang pamilya. Nung nakita ko si tatay, parang nawala yung pagod ko. Mapailapaliwanag yung nararamdaman ko. Nakita ko si tatay. Sitwasyon niya na di ko talaga maipaliwanag. Sobra talaga ako ng mangha. Dahil siya lang yung nakita ko. Sobrang sipag, sobrang tiyaga. Kahit siya ay may kapansanan, talagang ginagabang niya ang kanyang pamilya, kanyang mga kapatid. Sobrang nakaka-proud na may ganitong tao na makikita mo sa kalsada na kahit siya ay may kapansanan. Hindi siya napapagod, hindi siya nagsasawang tumulong sa kanyang pamilya. Sana ito yung mga taong dapat na tinutulungan ng mga taong may kaya naman sa buhay. Sana itong video na to magsilbi sa ating inspirasyon para marami pa tayong matulungan na tao, hindi lamang si tatay, kung hindi lahat ng nangangailangan ng ating tulong. So sana sa mga nakakanood, sana ma-appreciate natin lahat ng mga ginagawa ng ating mga ama, ating mga kapatid na nagtatrabaho. Sobra nating mahalin sila, bigyan ng halaga, bigyan ng pagmamahal, at igit sa lahat. Irespeto natin sila. Huwag natin silang papabayaan. Lagi po natin silang alagaan, mahalin, iparamdam sa kanila na importante sila sa atin. Sana, pagkatapos ng video na to, marami tayong aral na matututunan. Kaya po, sa may mga mabubuting puso, muli po, kumakatok po ako sa inyong mga mabubuting puso, kumakatok tuan. Sana po tulungan po natin si tatay, hindi lamang po sa kanyang pang-araw-araw, pati na rin po sa kanyang medikal na pangangailangan. Alam ko po yung hirap na dinaranas ni tatay nung ako pa nga lang po ang nagtutulak. Sobrang nakakapagod. What more pa kaya si tatay na siya lang mag-isa ang nagsusumikap, napaanda rin ang kanyang wheelchair para lang makapunta at makalibot para mapaubos lamang ang kanyang mga paninda. So nandito na tayo ulit. So naghanap lang tayo ng place na medyo hindi maingay. So ngayon strike na natin yung interview si tatay. So yan. So nung tanong natin kay tatay, tatay, kailan po ba kayo nagsimula magbenta?
BGDG. Pagiging 15 po kayo nagsimula magbenta. Okay po. So, ayan. Pangalawa, tatay, bakit niyo po naisipan magbenta ng buko salad? Wala niya ang buhay ko at nagabantay yung bilyaran. No? Pero nakabintiyan na ako. Walang binigita. Kaya yun, hindi na talag sa amin ng buko salad. Isipuha mo. Ngayon ito. Okay naman, nag-enjoy naman ako. Ah, ganito ba. Then, magkano naman po naging puhunan niyo tatay dito sa pagbibigay sa pinasa? Kaya ako puhunan kasi naanggat ko lang yan. Inayaw ko lang yung magkakas. Ah, opo. So, ilang pieces po tatay yung inaanggat niyo sa isang araw? 120 pieces po. Then, pag napapaubos niyo po yung tatay, magkano po yung nagiging... Mayroon ka makong 600. 600 pesos po yung napupunta sa inyo, no? Ah, bali. Magkano po yung nililimit niyo dun sa may-ari? 600 pesos. Magkano po tatay yung isang buko salad nyo? Tapong piso isa, no? Tapong piso isa. Then... So, tatay, PWD na po ba kayo pinanganak? Hindi. Ano ito po? Tapos, ano po nangyari tatay? Bakit kayo nabendo? Amid na po ako. Naparalize yung kalahati na tawang. Bakit po? Pero kung siguro tatay kung naagapan ko po kaya, no? Baka nakasurvive po kayo sa pagkaisla ko. Wala naman. Therapy mo. Wala. Kaya yung katawan mo pa sa mga anak ba? May anak po ba sila tatay? Wala po. Binata po. Binata, as in wala po talaga kayo na girlfriend, wala po. Hindi po since birth. So, yun lamang tatay yung mga tanong namin. So, bali po, nag-start po kayo tatay 2015. Then, ang kinikita niyo po sa isang araw is? 600 pesos po. 600 pesos. Then, yung isang ice cream niyo tatay sa pupiso po. So, ayan. So tatay, pwede ko po bang makuha yung cellphone number po nila tatay? Ito. Yung cellphone number po mismo nyo? Yung, kasi po mamaya tatay, baka may tatawag sa inyo yung taga DMA News. Hindi ko abisado, punta nyo kapag ito. Ah, kasi po tatawagan po kayo tatay? Kapag ito. Ano yung bahay ko, diba? Ah, bali po, dun na lang po kami hihingi ng contact number. No? Pero nandun po kayo tatay sa bahay na yung nakatira? Oo, dun. Bali po kasi mamaya ng gabi, tatawag po sa inyo yung taga DMA News para kausapin po kayo ulit. Para sa iba pang mga impormasyon na tatanungin nila. Apo, sa panunod. Apo. Ah, bali doon na lang po kami, sir. Bali, anong oras po kayo tatay natatapos magkinta? Depende. Sulat ako lang, pwede maglat. Tapos, minsan natapos ako, nakamaaga ko. Ayun na. Alas 4. Nakagabi ko na alas 9. Ubus na po yung tatay? Okay. Okay. So ngayon po kayo tatay, mga anong oras po kayo nito magtatapos? Ngayon po sumasabi sa inyo. Kasi, kung na, dalawang sigwan na sarado. Dadagin ko sa tama, hindi ko magaloy pa. Kasi kasi yung mga patro ko dalawang sigwan po lang yung sarado. Bali, ang ruta niyo tatay, dito lang? Hindi. Malayo ko. Ang pinakamalayo niyo tatay, dito? Hindi. Ay, siyempre, di ba nakakarating po yung isip ka rin? Tulak-tulak nyo lang po yung tatay. Ah, konti lang. So, magkano po tatay yung inangkat nyo ngayon dun sa may araw? 50 pesos lang po. So, yun lamang tatay yung. So, hintayin nyo na po yung tawag mamaya ng staff ng DMA News po. Kasi bali tatawag po sila sa yung mamaya para confirm po lahat ng mga pinag-usapan natin ngayon. At additional na rin po yung kukunin nila sa inyo. So, magkano lang sila video paggabi na kasi... Mga anong oras po tatay? Yung oras po. Mga nasa yung nasa bahay na po kayo. Ah, sige po. So, yun lamang tatay. So, maraming salamat po ulit sa time na binigay niyo sa amin. Pasensya na po ulit sa abala. So, sana, so, pagpalain po kayo ng mga kapal. Sana makarecover pa kayo. Sana talaga. Yung sinag-pray ko na. Sana, tulungan kayo ng ating ama na
lumayan kayo palagi, layo kayo sa anong pakapakasa, na kung palagi palingin ng araw-araw. So, basta, stay humble lang, tatay. Stay kind. So, palagi po tayo mag-subscribe. So, maraming maraming salamat, tatay. God bless po. Maraming salamat.